Hi guys, I will tell you a secret. Ako talaga si Iron Man. Alam niyo kung bakit? Babalikan natin yan mamaya. Sabi na ako si Iron Man. Tara na. So, hi guys! Nandito kami ngayon sa bukid ng lolo ko. So, ikukwento ko sa inyo lahat ng naranasan namin dito nung nagbagyo Gaudet. So, tara na. Natumba ng ulit. So, hindi lang ito yung puno, guys, na natumba ng ulit. Kaya titingnan na natin. So, ito ngayon, ano namin, guys, yung puno na natumba din na ulit. Tapos, buti na lang siya, guys, hindi siya natumba sa bahay namin dito. Dahil pag natumba siya sa bahay namin, guys, wala na kaming bahay. Kasi, yung nagbagyo, guys, yung bahay namin, guys, is tabingi natin. Tapos, kung doon siya sana nagtumba, edi mas lalo siyang Hey guys, ito yung bahay namin. So, yung bagyo guys, nagtago ako. Tapos, si Papa naman is nagapumutol ng mga sanga-sanga sa mga puno para hindi matumba sa bahay namin. At si Mama naman, ginapantalin niya yung mga hayop sa hindi matutumba ng puno para lahat ng hayop na nandito is ligtas. Pagkatapos ng isang buwan, guys, thank you.
nandito kami ngayon sa bodega ng lolo ko. So, dito kami nagtago nung nagbabagyo. So, kahit maliit lang siya, guys, hindi siya nasira ng udet. So, dito naman si mama na nakaupo na bang ako nandun sa lobby, binabantayan niya. Tapos, dito nila pinapatong yung mga gamit at kaldero para dito kami makakain. Tapos, pagkatapos nun, natulog na kami. Katapos, kanina bukasan, nakita na lang namin yung mga baboy namin na mga alaga na hina na, pati yung kalabaw. At tapos, nakita namin yung mga puno na tumba na. Tapos, itong mga kalamansi na kunti na kasi yung iba na putol na din. Katulad, tumba na ng udit. Tapos, ibang puno dyan, natumba na din. Dahil natumba ng udit. So, tara guys, isi-show ko sa inyo. So, guys, dito yung kami nag-stay ng pandemic. Para safe kami dito. Malayo sa COVID pag nagka-COVID sa Roas. Tapos, dito din nagtatanim sila mama ng gulay para may makain kami. Kaya kami nag-stay dito para may fresh air. Tapos, so, dati guys, may baboy din kami dito. So, nasyon ko siya dati sa inyo, nag-vlog ako dati. Tapos guys, yung mga dinispose namin siya yung mga panahon na kailangan namin ng pera para mag-operahan ako sa paa. So, yung buto ko sa right leg is naputol din siya. So, kinailangan siya lagyan ng bakal. So, yung bakal na yun, nag-stay din sa paa ko ng almost 6 months. Tapos, pagkatapos ng 6 months na yon, dinanggal siya. Pagkatanggal nun, kailangan namin, lang namin turuan ako maglakad para makalakad na ulit ako ng normal at para lang makabalik na ako sa dati kong paglakad. So, nakikita niyo naman, palagi lang ako nakasaklay. So, nakastay lang tayo sa isang tabi. So, kasi hindi ko pa siya masyadong malalakad. Malalakad na ako tulad ng paglakad niya na maayos. Kaya nakaupo lang tayo, guys. Pero, sa sunod, guys, pag nag-vlog ulit ako, isushow ko na sa inyo lahat ng part dito ng bukid ng lolo ko. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina sa una ng vlog ko na ako si Iron Man. So, dahil yun na may bakal ako sa paa. Pero ngayon, ito lang akong bakal sa paa. Ako pa din si Iron Man kasi matapang ako. Kasi tinigis ko yung pagtanggal ng bakal ko. Kahit anong sakit guys, tinigis ko para ako si Iron Man. So, ngayon, naghihingi ako sa inyo ng mga prayers dahil uoperahan ako sa heart ngayong taon. So, kasi nakita ng doktor na may butas ako sa heart. So, then magpapa-opera kami sa Manila. Ikaw yung tumatawa, hindi na ako natatawa. At ang ate ko naman, na panganay, ay nag-aaral ng kolehiyo. Sa pala. Ang kuya ko naman, si Ermin Elder Castillo, na grade. Hoy! Bakit mo kinuha ako? Ang baho. Kolehiyo na lang.